Kilala mo ba si Leo Visilerio? National artist ng ating bansa. Sa larangan ng musika at literatura. Ipinanganak noong April 30, 1910 at lumaki sa Tondo. Wala sigurong hindi nakakaalam sa mga kantang Ang Pasko ay Sumapit, Pasko na Naman at Misa de Gallo. Pasko ay Sumapit ay himig ni Josepino Zanizal na nilapatan ng titik ni Leo Visilerio. Samantalang Ang Pasko na Naman at Misa de Gallo ay kabilang sa mga solong obra ni Leo Visilerio. 4,000 kanta ang sinasabing nalikha ng maestro sa musika. Ang iba ay mga ballads at mga folk songs. Kabilang dito ang Saan Ka Man Naroroon. Kahit konting pagtingin dahil sa isang bulaklak. Waray-waray at Ang Pipit. Gayun din ang Kung Gaano Ko Ikaw Kamahal. Bang-bang at napakarami pang iba. Henyo nga pagdating sa pagtugtog ng violin at piano. Sa edad na 11 ay nakitaan na ng talento sa mga ganitong larangan. Kaya naman nabigyan siya ng scholarship ng isang exclusive na eskwelahan sa Maynila. At siya rin ang pinakabatang naging miyembro ng Manila Symphony Orchestra.
Pinarangalan siya ng Lifetime Achievement Award sa Awit Award at kinilala rin ng Guinness Book of World Records na kaisa-isang lead player o gumagawa ng musika gamit lamang ang dahon. Ayon sa kanyang kwento, ang talento niya sa pagtugtog gamit ang dahon ay nagligtas sa kanyang buhay. Ang baby, hindi ba sabi niyo yung dahon naligtas ang buhay niyo noong araw? Ay, oo. Oh, ang dahon, alam niya mga kababayan, noong panahon na hapon, bata pa kayo, oh, hindi pa kayo pinanganganak noon. Ako, lumakad ako sa likuran ng Arayat Mountain. Sabi ko doon sa kasama ko, kay Lorenzo Yadaw, kako dito magandang dumaan, walang mga Japanese. Yung pala meron, tumayo doon sa damuhan. Ginanong kami sa dibdib, guerrilla, sabi ko noon. Sabi ko, no, musician, sabi ko. Kumuha ako ng dahon. Binugtog ko yung Chinano Yoro. Kumanta yung mga Japanese. Natuwa pa, sabi sa akin. Okay, okay, okay. Kaya mga kaibigan, mahal ko ang dahon. Niligtas nito ang aking buhay. Kinilala siya ng buong mundo dahil sa kakaibang kakayahang ito. At noong 108th anibersaryo niya, ay na-feature siya ng Google Philippines sa Google Doodle. Tunay ngang masasabing dakilang kompositor at national artist itong si Levi Celerio. Siya ay pumanaw noong April 2, 2002 at inilibing sa libingan ng mga bayani. Isa nga siyang tunay na kayamanan ng ating lahi. At habang buhay nating tatanawin na utang na loob sa kanya ang napakagandang mga musika. Levi Celerio, maestro ng musikang Pilipino.